Hey guys, Ron is here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng reaction video sa knockout performance ni Rock Opong from Team Bamboo. So isa si Rock sa mga top 3 semi-finalist from Camp Kawayan at pag-usapan natin yung kanyang naging knockout performance kung bakit siya pinili ni Bamboo. So song choice is Dancing on My Own. Ang laki ng expectation natin sa song na to dahil maraming beses na tong kinanta ng mga nag-audition sa iba't ibang klase ng kompetisyon. At mostly yung mga rendition or version na naririnig ko dito is mga version galing sa ibang bansa na sobrang trending lang, viral at mga sikat at sobrang suwabe at kaganda ng mga rendition nila. So comparing it to Rock, ginawa niya ng sarili niyang version ng Dancing on My Own. Nagustuhan ko siya. Actually, he nailed it. Ito yung mga highlights ng kanyang performance. Pag-usapan natin yung delivery ng song. Yeah, I mean, nagustuhan ko yung kanyang song choice. Ang galing rin mamili ni Rock ng mga kakantahin niya dahil, syempre, di ba, sasali tayo sa competition. I mean, kukuha tayo or gagamit tayo ng mga songs na tatatak sa viewers, mga songs na sikat, or mga songs na alam mong magugustuhan ng lahat. Dancing on My Own is a very good song na gagamitin mong panlaban at nakakatuwa na maganda yung kanyang naging performance. So delivery of the song, si Rock kasi yung klase ng artist na alam niya yung ginagawa niya. Alam niya kung paano atakihin yung song, alam niya kung ano yung gagawin niya sa specific song na to, kung tataasan ba niya, bababaan. Kaya yun yung nakakatuwa sa mga singer na magaling, skillful na, natural na, innate na sa kanila. Like hindi na sila parang dapat turuan. Yung parang coaching na lang nagagawin mo is mga minimal na lang ba? Kasi natural na meron na sa kanilang ganun na klase ng skills sa kanilang pagkanta. And speaking of skillful singer, actually marami naman talaga mga teen artists ngayong season na to ang mga skillful singer at isa na doon si Rock. Nakakatuwa tong batang to dahil nasubaybayan ko to siya. Actually, I'm rooting for him nung The Voice Kids, nagkataon na sobrang daming mga 4-chair turner ang napunta kay Sarah. At yung The Voice Kids kasi dati parang battle rounds is 3, minsan 4 if I'm not mistaken. So nagkataon din yung mga kalaban ni Rock, magagaling. But of course, I'm not underestimating Rock sa kanyang capacity. Nagkataon siguro na hindi pa oras niya yun, di ba? Kasi masyado pa siyang bata noon. Pero yung nakakamanga sa kanya is musician na talaga siya dati pa kasi ang liit-liit niyang bata pero ang galing niyang magtugtog ng gitara. Ha? At nakakatuwa rin yung fighting spirit niya na hindi siya sumusuko, di ba? Napakabata pa niya nung time na yon at yeah, parang stepping stone niya yon para makamit niya yung dreams niya dahil maraming mga competition na rin ang kanyang sinalihan like sa AGT kung hindi ako nagkakamali. At yeah, bumalik siya sa The Voice which is nakakatuwa. And speaking of pagiging musician, yun yung nakikita ko sa kanya. Alam mo yung parang kahit hindi siya manalo sa competition na ito, nakikita kong gagawa siya ng mga albums in the future. Marami siyang recordings na gagawin at magko-concert siya or siguro gagawa siya ng sariling banda niya. Yung parang ganun, yun yung nakikita ko sa kanya dahil ang galing niya mag-gitara at at a very young age, kaya niya na yun. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon or hindi lahat may ganung klaseng talent. And singing while playing an instrument is tough. Alam mo yon, yung parang saan ka magpo-focus sa pag-play ng instrument or sa pagkanta mo. So make sure na hindi na nagsasuffer yung singing mo while you're playing that instrument dahil di ba kailangan careful ka na walang flat na mangyayari sa mga notes na gagawin mo. At yeah, overall performance masasabi ko na maganda yung kanyang ginawa. He actually nailed it. At saka yung emotional connection niya sa song, alam mo yung parang attached siya sa song, yung parang iniintindi niya muna kung ano yung ibig sabihin ng song at nakakadala rin yung kanyang delivery sa pagkanta dahil yung, alam mo yung facial expression niya, yung gestures niya, ginagamit niya talaga yung buong katawan niya, you know, the way he performs the song or he delivers the song at nakakatuwa, maraming sasabi na OA daw pero I think, di ba, kanya-kanya naman yan kung paano mo i-execute yung isang klase ng song. Ang importante is nandoon yung emotional connection at nandun naman, naramdaman ko yun. I think nasabi ko na lahat, delivery of the song, skillful singer si Rock, passionate siya sa kanyang ginagawa kasi hindi nga siya tumitigil, diba? Sabi niya, gusto niyang makilala as magaling na singer someday at naniniwala ako na mangyayari at matutupad na yon dahil malapit na ang grand finals. At kung naniniwala ka na is or deserving si Rock na manalo from Camp Kawayan, supportahan po natin siya sa darating na live shows dahil talaga namang kakabilib tong batang to from The Voice Kids hanggang nag-teens na lang siya. Sabi pa nga ni Sarah Hieronimo sa kanyang comment, parang experienciado na si Rock, di ba? Kasi ang dami niya ng sinalihang contest at dahil doon, mas na-prove ni Rock na kaya niyang
ipanalo ang isang singing competition dahil magaling naman talaga siya at performance-wise, sobrang swabe at galing ng kanyang ginawa. So there, kung nag-agree kayo sa lahat ng mga pinagsasabi ko dito, comment down below your thoughts at pag-usapin natin yan.